Mayong adlaw kanatong tanan ilabi na sa atong mga suking tigpaminaw sa DYMR Cebu Radio Pilipinas ug sa atong mga viewers sa MyTV Channel 30 Cebu. Aniya na usab kita karon sa lain nga episode sa atong weekly AGIO-PIA 7 forum. Aniya kita karon nanukad diri sa regional nga buhatan sa Philippine Information Agency dinhi sa Central Visayas ug atong ikauban karon ang ato ang mga officials from the Department of Environment and Natural Resources ug atong pagahisgutan unya no ang kabahinan niining ato ang vulnerability assessment and carrying capacity sa atong mga ecotourism sites in Central Visayas and how it is being determined and regulated by the local government units. We will come to know then the strength and weaknesses of our natural areas when faced with calamities and other hazard. And with the onset of Christmas season, of course, ato ang expected yun din ato no, nga muhay unya ang ato ang tourist arrival. So atong paghahibalaan unya ang carrying capacity sa atong mga tourist destination sites and other ecotourism areas. So please join us in this informative discussion dinhi lang sa atong AGIO-PIA 7 forum. Gihatod kaninyo sa Philippine Information Agency in cooperation with the Association of Government Information Officers in Central Visayas. We are on live broadcast over DYMR Cebu Radio Pilipinas and on delayed telecast over MyTV Channel 30 Cebu. Kini si Amor Saludar sa Philippine Information Agency ug atong ikauban karon no as ato ang co-host dinhi sa ato ang programa karon si Ms. Terry Aliego from the Department of Environment and Natural Resources. Ms. Terry, maayong adlaw. Maayong adlaw, Ms. Amor, og daghang salamat. Maayong adlaw sa tanan natong suki sa kahanginan. Ms. Amor, mapalaron kitang makauban ang atong mga partners sa imuhang giingon kaganina, ang Research Bureau sa Department of Environment and Natural Resources, or DENR, ang Coastal Resources and Ecotourism Research Development and Extension Center, or CREREDEC. It is my pride and my honor to introduce to you all our speakers for today's forum. Let us start off with Mr. Reynaldo Lanuza, our Supervising Science Research Specialist, and kauban po nato karong adlawa, ang ato ang CREREDEC Center Head, Dr. Alicia Lustica. So ato a silang hatagan, ug higayon aron mo patimbaya sa atong mga listeners o televiewers. Let's start off with Mr. Ray. Mayang adlaw na to sa tanan, labi na sa atong tibaminaw ni atong programa karon. Kami sa opisina, sa research, sa DNR, yan kami karon para maghatag information about sa pagkandak sa vulnerability assessment as well as on the carrying capacity of our ecotourism sites. Thank you, Sir Ray. And of course, we have our center head, Dr. Alice. Maayong adlaw sa ato ng tanan. Maayo gid ini nga adlaw tungod damo gid kamo nga malaman sa ating mga discussion. This pertains to the vulnerability assessment and carrying capacity ng ating mga ecotourism site dito sa Central Visayas. Thank you so much, Dr. Alice and Sir Ray. So, Ms. Amor, ato nang sugdan ng ato ang forum. Yes, Ms. Terry, no? Una siguro na itong pag-asayran, no? Ato sigurong pangayuan o explanation ang ato ang mga guest karong adlawa. Kabahin yun sa carrying capacity of an ecotourism area. Ug nganong kinahanglan man ni nato nga pagahimuon why is this arises nganong naata ni ining maong vulnerability assessment and carrying capacity. Gusto naming ipaalam sa inyo na ang ating opisina, particularly ang Ecosystem Research and Development Bureau through the center, the Coastal Resources at Ecotourism Research and Development Center based in the Visayas, that we are conducting vulnerability and carrying capacity studies not only in the Visayas region but likewise we will be catering the whole Philippines. Okay. So napaka-importante ito dahil sa daming sakuna na nangyayari sa atin at sa daming bisita na pinupuntahan ang Central Visayas, especially during the closure ng Boracay Island, we are anticipating the influx of tourism.
So caring capacity is very important for us to know na ang ating resources ay mayroong limit. Okay, so how we wish we could offer the best out of the different tourist destination in Central Visayas, but we need also to look into the resources, yung ating available resources. Kung hindi natin malaman kung gaano ang mga tao na pwedeng i-allow natin na pupunta sa ating mga tourist destination sites, ay time will come na magkakaroon tayo ng imbalance because the more people that will go to the area, the more resources ang kailangan. Like for example, water, okay, yung ating waste na dala din ng turista, na maganda lang sana kung ang tourist natin ay responsible tourist, okay? Pero kung hindi, mai-experience natin yung kalat dito, kalat doon, na hindi naman yun ang ini-expect natin ng mangyayari sa ating kapaligiran. Okay. So, in like manner doon sa vulnerability assessment naman, napakaraming natural calamities na dumadaan sa atin. Okay? And it's getting intense. Napakalakas ang bagyo, napakainit, at napakalamig kung na maing-encounter natin. So maraming mga, especially yung ating mga coastal areas, na magkakaroon tayo ng malakas na hangin. So ibig sabihin, malakas na agos ng tubig or yung kanyang hampas doon sa gilid. So which could later on, it could have yung coastal erosion. Okay. So katulad ng nangyari sa atin sa Leyte, na nagkaroon tayo ng tsunami. So napaka-importanting bagay ito kasi this is the time that our listeners will be able to have a precautionary measures na kung in case dumating itong mga sakuna na ito or natural calamities, at least ready sila. So kailangan natin yung data and information for us to have a baseline para sa gagawin ng ating mga local government units at ang ating mga partners na magkaroon na sila ng realization na ito lang pala ang pwede na magawa natin as of this moment to limit the visitors and likewise to know how critical and vulnerable ang mga areas natin when it comes to tourism. So ano ba ang mga measures na ginagawa natin dito, ma'am? Are we conducting surveys or ano ba, monitoring? Okay. Sa ngayon, kailangan nating magkaroon tayo ng survey. Okay? Titingnan natin kung anong mayroon tayo doon sa mga ecotourism site bago natin malalaman na ito pala ay vulnerable na sa kung anong klaseng natural hazards or ito ba ay kaya pa ng isang area natin na magkakaroon tayo ng maraming bisita. Okay? Kasi kung hindi natin malaman na ang ating bisita na pwede lang pala sila pumunta doon na magiging satisfied sila. Yung tinitingnan natin kasi, kung ang tourist ay pumupunta sa isang lugar, ay magkakaroon sila ng magandang experience, no? Pero kung ang lugar ay sobra-sobra na yung tao at bisita natin, magkakaroon ng overcrowding, okay? So like for example, sa swimming, kung ito lang ang swimming na pwedeng i-allowed natin, sa isang lugar, napakarami, hindi na siguro tayo lahat mag-i-enjoy how to swim doon sa area. Ma-appreciate yung area. So, hindi mo na ma-appreciate. At saka, hindi ka na siguro babalik kasi ito yung nakikita mo. So, pero kung maganda yung services, maganda yung facilities with only the maximum number of people or tourists or visitors na pupunta sa area, ay siguro you will realize that ang ganda ng experience mo at siguro babalik ka pa doon kasi nag-i-enjoy ka. Pero kung hindi makaka-offer ng magandang services ang isang lugar na pinupuntahan mo, parang hindi convincing na babalik ka, no? So parang ganyan. No? Ma'am, is this activity intended to all tourist sites, tourist destination sites, or meron lang kayong selection po doon sa mga susceptible areas? Okay. Kung titingnan natin, sana lahat na areas ay gagawa natin ng vulnerability assessment and caring capacity. Kaya lang with the resources available namin at saka yung technical expertise to do the activity, parang pinaprioritize lang namin kung saan yung mga critical muna, yun ang uunahin natin. But with the closure of Boracay Island, and with the experience that we have in terms of the environmental concern, napakalaking eye-opener sa atin lahat
kasi tingnan mo yung ating the best tourism site in our country, nagkaroon tayo ng closure. So, this is an eye-opener sa lahat nating mga tourism site. Kasi kung napaklose nga natin yung Boracay, how much more doon sa mga maliliit na mga areas. So, pero napakaganda naman kasi ang Boracay will be open this coming October 26, okay? And rehabilitation activities has been going on as fast as they can have. Hindi naman natin maiibalik yung talagang original state ng Boracay, but at least we will be able to minimize yung mga environmental concerns at mga iba pang mga environmental related activities na nangyari na sa Boracay. So, one of those identified is yung frequent flooding. Okay. Pangalawa, yung hindi connected yung ating mga sewerage system na lahat ng hotels natin ay hindi connected. Okay. Then, nagkakaroon ng napaka parang unusual na algal bloom sa area. Okay? So, yung solid waste management, isa din yun sa tinitingnan natin. And the water quality of the area. Kasi magkakaroon tayo ng laboratory analysis in terms of the water. Okay? So, makikita natin ngayon na yung ating bang quality of water is still suit for swimming. Baka hindi na. Oh, so, napaka-importanting bagay ito para sa ating mga tourist kasi kung hindi na maganda ang quality of water, it will create so many implications if you are going to swim in abnormal water quality. We're talking about vulnerability and vulnerability assessment and carrying capacity, ma'am, no? Maybe, sir, you can answer, who are we involving in this activity? Is it just our bureau or sino-sino po ba yung mga partners natin na nagtutulong-tulungan to come up with this? Okay, thank you very much. So, ang atong gihimuan is that we have our stakeholders, no? Aside from the research sector nga nagkandag sa activity, nag-lead sa atong activity, we also involve our partners like the DENR regional office. And also, kung asa da pita siya na involved, like if it is in a particular Penro, we also involve our Penros there. Because the moment that we go to the area, we should be gathering some of this data that we need, like secondary data, before we could proceed with the actual assessment of the site. So, inga na itong gimo. Then, also we coordinated with our local government unit. Because they are the end users of our information. So, mama na itong tuyo, good kay. Ang purpose kina to sa vulnerability assessment is this is an aid for decision making. So ma-determine nato unsay mga risk or hazards nga atong ma-encounter diha nga lugar. Then at that moment we could also identify kung unsa mga strategies to be adopted as well as the time and where to be implemented those measures in order to mitigate this vulnerability. So we are trying to categorize whether in terms of vulnerability, whether the area is very low ang vulnerability, is low, medium, high, or very high. So that's how we conduct the activity. And before going into that, nagitay assessments sa gisulti ni ma'am, we have assessment of the site. So we did assessment on the biophysical information. We also do assessment on the socio-economic characteristics of the site. Kaya mao ni mga information na atong paon para nga maka-generate information in terms of how the area is vulnerable to a particular hazard. And also, we'll be taking into consideration the climatic conditions. These data are coming from PAGASA, in which we use some projections what will happen in the year 2020 in terms of the amount of rainfall nga mahulog or mapanyang lugaraha. So that with this data, we could now project what would happen during that particular period. So, unsa may kuha na to, ani sir? Ang ato ang relationship with the LGU, with the health, welcome ba sila, ani? Ganahan sila, ani, nga mapabutangan o assessment ang ilahang mga area sa mood na, for example, dinhi sa Cebu, daghan manggit kaayot ng mga tourism sites.
So how welcome our LGUs on this? Well, for the conduct of vulnerability assessment, we started with our watershed. So diha mi nag start sa watershed atong mga kwan. In fact, this information is needed in the formulation of their integrated watershed management plan. So with this information, makakuha na tayo sa atong himuon para for that watershed to become para mahimusang sustainable. Okay? So ang nitabuan is that the AGUs are very receptive with this concept. In fact, they're happy on this kuangay kasi naghimo sila ng mga plano like the disaster risk management plan, no? That is in response to the changing climate. So with this information, makahatag na sila o makahatag na o like konkretong data para gyud nga ma-address kini mga vulnerabilities in terms of sa area nga ilang nabutang ano. Like we have cases sa landslides, no, flooding, soil erosion. Muna ito mga gitanaw parang hopefully, no, we could address this problem para masustain nato ang productivity sa atong watershed. Even sa atong ecotourism size nga mga po atong gikuha karon, labi na nga aduna tay mga emerging issues with regards to the impact of tourists. Sir, ang kaning atong vulnerability assessment requirement ba ni siya, sir, kung magtukod ta og ecotourism sites or mga infrastructure diha dapit sa mga protected areas? Well, before kita mag-construct like mga infrastructure nato, kinahanglan tag nagoy tay information na nimo asa ang mga areas nga vulnerable. So asa atong vulnerable sa flooding, no, sa landslides and other hazards. Now kung nabukas sa coastal areas, so kinahanglan po ni siya para atong mga infrastructure dili pud exposed like exposed sa tsunami or whatever hazards nga mga may tabo na lugar. So it is really a necessity. Well, sa mga kuha na ito, kinahanglan ginaan na ito nga ikuhang. Kaya ron, malikaya na ito ang mga posibleng may tabo niya. No? Like damage of lives and properties. So, mamuna, importante na itong itanaw yun. Na dili yun maapiktuhan ang atong mga lumulupyo. Otherwise, kung allow ta og tukod sa mga lugar nga vulnerable areas, so ato nang napahamang atong mga community. So, it is really a requirement to avoid these areas classified. In fact, naman tayong mga hazard maps ani with the MGB wherein delegate allow na to i-construct ang mga structures ani mga areas na vulnerable to landslides and other hazards. Napatay ko, sir. Mo issue ba mo og certificate of compliance na unya kun kanang when it comes to kanang atong vulnerability assessment, ma-assess na ninyo, mo issue pud man sir og certificate of compliance? Actually wala mi sa regulatory functions. Okay. Ang amo lang, we conducted activity and then normally after the conduct of activity we present our data to our end users like the LGUs nga ingani ang status anang lugaraham. Then with the issuance sa mangyana permit, it could be the MGB who issue this kwan kasi sila may mga nay mandate aning kwan nay mandate nga in terms of like the hazards, no, sila ay nagoy regulatory functions to issue certificate on where these areas are. Pero among game is that after nga nakandak namong study, we present that one to our stakeholders. And even during their kwan, may mga one of the time nga kwan among present sa during SB meeting, informing the LGUs nga ingani ni ang sitwasyon sa lugar in terms of asa mga lugar ang prone to this particular hazard. Sir, mubalik ko sa katong carrying capacity of ecotourism. No? Nabatay parameter nga giset, sir, as to pila lang yun ang required nga mga tourist nga pwede ang lugar or depende na siya sa kanang area? So, sa kisultinin, ma'am, doon natin mga procedure how to compute, no, the carrying capacity of the site.
So ang atog yung tanawon diha kay natay main factors to be considered. Ang una na is the available resources within the area. So isulti ni ma'am, ang resources na to, we have water and other resources nga nasa atong lugar nga may gamiton niya sa atong mga visitors. And then also we need to know ang kadaghanon. Kadaghanon sa mga mugamit, the users of these resources. And also we need to know kung pila po ang ilang gamiton in terms of their use, no, sa particular nga resource. Then there are also other factors nga mahimong limiting, no. It could be social, no. It could be economic, it could be environmental, it could be psychological. So mausa niya itong mga factors na tanawan kay mahimong mo limit, no, for that particular activity. So we need to know this one, to know all of this one before we could determine the carrying capacity of that ecotourism site. So kinahanglan nato nang iuban. Although adunay mga kinahanglan ng panguban like the climatic condition of the site, no, kinahanglan nato na siya kay these are some of the data nga kinahanglan before nato ma-compute ang real carrying capacity sa lugar or pila atong giallow nga maximum visitors nga mo visit sa atong sites nga dili maka-affect sa state of the environment and also it would not decrease the satisfaction of the visitors as well as it would not also affect the cultures or the norms of the host community. So far, sir, sa Central Visayas, sir, pila naman ka mga tourist sites ang ato ang na ano na aning ato ang carrying capacity? So far, we have 6 in Central Visayas. So, aduna natay mga previous studies ang nakandak like we have in Olango Island. That's Olango Island Wildlife Sanctuary in Lapu-Lapu City. We have also in Lake Danao, which is in Camotes Island in San Francisco, San Fran. Napo tay Apo Island in Darwin, Negros Oriental. And so we have the Balinsesia Twin Lakes Natural Park in Enrique Villanueva, Negros Oriental, Cebulan. Then we have also another site in Bohol, which is on Lamanok Island, which is the site of the Lamanok Mystic Tour. And also the Rajas or Rajas Sa Katuna Protected Landscape, which is focused on Magsaysay Park and also in Lugarita Spring. So these are the sites na itong ikandakang karong carrying capacity. So sir, ato ning ipahibaw sa itong mga televiewers, sa itong mga listeners, no? Unsaon nato pagkuha o mga data on the ground sa itong mga procedures nato sa pagkandak o carrying capacity? Kay naa siguro iuban mo ingon, for example, kung ako turista ko, nya nasiradan baron ko, nya masig dili mapasabot sa ako abang, hindi na ko po hindi mo so, nya when am I going to visit again, or ana ba naabatay igo sa ato apo mga ecotourism sites, dapat batay igong mga kanang pagpahibalo sa ato mga turista na regarding carrying capacity, ana. Now, ang mga turista natin, napaka-aware na when it comes to carrying capacity. Okay, because of our experience nga, talagang palagi natin inaangkor doon sa Boracay. Okay, so I think malaki talaga yung role namin sa office namin kasi we are mandated to do the carrying capacity studies. Okay, so ito yung magiging baseline as mentioned kanina ni Ray. Kasi na ipaparating natin sa local government and other stakeholders na kailangan talaga natin itong i-minimize yung entrance ng ating tourists doon sa mga lugar. Okay. So, maraming paraan, isa na itong ginagawa natin ngayon. Okay, no, na ma-air natin sa public na mayroon talaga tayong limit when it comes to doon sa resources ng ating pupuntahang area. Okay. So,
kung sinasabi natin based dun sa result ng ating carrying capacity na ito nang ang i-allow natin in terms of swimmers doon sa isang lugar, sana yung ating mga partners sa local government units and other private institution na mayroon din silang mga areas where other people could visit and enjoy, particularly itong this coming Christmas and the rest of the year, na talagang napakarami ang gustong mag-relax and to refresh themselves. Kaya pupunta sila sa mga areas na makaka-enjoy sila. So, itong mga data and information, input ito sa policy natin. Okay? Sa pulisiya, when it comes to carrying capacity, so, kailangan natin itong ipaalam. No? Ipaalam sa ating mga partners, especially sa local government units. So, yung mga turista natin, yung kasi mayroon tayong tinatawag na convergence, di ba? So, yung local government unit, we have the DENR, at saka we have yung ating tourism, Department of Tourism. So, hindi lang, may mga task force pa tayo, like for example, sa Boracay, na ito ang katulong natin para magpapalaganap ng mga information. So, ang isang ecotourism area, hindi talaga mangyayari kung hindi ito sinusuportahan ng bawat isa na tao at stakeholder sa isang lugar. So, malaking bagay para sa atin na magkakaroon tayo ng information through different means. Okay? So, media man or doon lang sa local, yung information lang na pwede nilang ilagay doon as poster na sasabihin ito lang yung pwedeng limit natin. Pero sa ngayon, parang mabigla tayo. Kasi nasanay man tayong walang limit. Everybody, kung nandun na sila sa isang lugar, ay diretso na. Oo. Pero ngayon nakikita natin na marami tayong dapat ayusin when it comes doon sa mga tourist destinations natin. At isa na ito yung carrying capacity. So, ang carrying capacity ay gusto nating magkakaroon ng quality of life ang ating mga komunidad. At saka yung sustainable ng ating resources na pwede pang ma-enjoy ng ating mga future generations. Okay? So, I think tulong-tulong tayo dito. Mag-inform sa public na talagang ito lang yung limit. Okay? Sana, whatever is the result of the carrying capacity, yung talagang ating sundin, if possible. No? If possible kasi ito yung basis natin na magkakaroon tayo ng magandang sustainable activities doon sa ating isang activity sa isang tourism site. Okay. So, ang titingnan natin ngayon, ma'am, ay marami tayong paraan na sinasabi natin, strategies, approaches. So, depende na yun sa isang local government units. Pero yung sa ating part, sa Department of Environment and Natural Resources, magsusupply kami ng information. Then, magkakaroon tayo ng policy related to the protection and conservation of our remaining resources in the area. So, yun lang ang ating pinaka-main goal as of this moment. So, magkakaroon tayo ng guidelines. So, the local government unit should also have a guidelines. The tourism, Department of Tourism should have their own. Then, sa Department of Environment and Natural Resources, magkakaroon din. Then, i-marry natin yung lahat na policy natin na walang magkakasalamat. Kasi mahirap naman na ito yung inimpose ng isa, hindi suportahan ng isang agency. So, dapat harmonize lahat yung ating mga data and information para paglabas niyan, ayan lang ang dapat nating ilimit. Example natin sa ngayon, yung Boracay supposedly has an area which can accommodate 19,215 tourists doon sa area, both in the swimming as well as yung beach area. Okay. Kaya lang, ina-assume natin na yung turista ay magstay sa area ng 3 days. Kaya nililimit lang natin siya sa 6,405 tourists per day with the assumption na 3 days silang magstay doon sa area. So yung Department of Tourism and Local Government Unit, malalaman natin ito this coming October 26, kung paano natin madetermine na lumabas na ba yung 6,400 in a day na may papasok naman na another batch. Kasi in a given time kasi yung ating inaano dito, hindi yung katulad nung una. Sige, kung sino na lang pwede. No? So ngayon talaga ay kailangan i-minimize or not i-control. Hindi natin makontrol eh. I-minimize lang natin yung entrance ng ating mga
either man siya visitor lang or tourist. Kasi may category kasi kung visitors, dapat ay hindi ka nakaka-stay sa area ng long, naka-overnight ka. Pero kung turista, dapat nakastay ka sa area. Yun ang definition ng dalawang mga terms natin doon sa tourism. So, ito siguro yung titingnan natin. So, babalikan ko yung kanina kasi parang at least yung sa survey and assessment natin, yung biophysical is very important, okay? Biophysical component, physiological component, social aspect, then we have yung cultural. Kasi kung minsan may mga tradition yung mga tao na hindi natin i-out siya, ay considered pa rin natin kasi may mga ibang hindi mo pwedeng pasukan kung walang mga seremonyas. Okay, tradition kasi natin yun. So, i-incorporate natin yun sa lahat na gagawin natin. So, dapat ang approach natin dito is holistic. Titingnan natin holistically yung available resources considering yung mga components natin. Okay? So, para at least maganda yung result. So, siguro doon sa aspect na paano natin makontrol. Chair, marami na akong binanggit. Pero doon pa rin yan na ang main natin doon na ultimate goal is commitment of those na nag-i-impose ng ating mga guidelines sa ating mga turista. So, yun lang ang pinakasimple nating answer. Kasi kung hindi tayo committed to do our own job at hindi by heart, ay mahihirapan tayo. Pero kung susundin natin ng maayos, siguro magkakaroon tayo ng sustainable tourism activities in a certain region. Mo to siya, Miss Amor. On the topic sa to ang carrying capacity of vulnerability assessment. So kinahanglan gyud ta og katong commitment sa ato ang mga nag-impose. So, do we have questions from our friends from the media? Wala kita laing ko andinhi. Si Miss Carmel from DYMR na asiguro ni siya pangutana. Ma'am, just a clarification. We've already conducted the vulnerability assessment and the identifying the carrying capacity of all these six protected areas. And may we know the results, ma'am, as to per protected area, kanang ilan po yung pwede lang mag-visit in a day, like for example, for Ulango, for Lake Danao, and the other protected areas. Different sites has different activities. Okay, hindi sila pare-pareho. Like for example, in Ulango Island, bird watching lang ang nandoon sa atin. Okay, so pero kasi nakandak ito matagal na. Okay, kaya kung minsan, we need to revisit already the data. Like for example, doon sa Ulango Island, ito ay nakandak noong 2008. Pa. So, medyo matagal-tagal. So, kailangan na natin i-revisit kasi during the time when the carrying capacity was conducted, ang data lang natin na nakuha doon, 10 watchers per day ang pupunta doon sa viewing deck. So, kasi we need to measure yung area ng viewing deck. Okay. Titingnan natin na kasi kung dadami ang pupunta doon, baka hindi masusupport yung structure ng load ng ating mga bisita. So, during that period when carrying capacity was conducted, in 2008, yun lang talaga, 10 lang ang pwede nating i-allow na mag-view during that time na marami ang ating mga ibon doon sa area. Okay? Isa lang ang activity natin doon sa Ulango during that time, bird watching lang. But for the sake ng dito naman sa Apo Island, protected landscape and escape, the study was conducted in 2007. So, marami itong activities dito. Mayroong scuba diving inside the marine sanctuary. Mayroon din scuba diving outside the marine sanctuary. So, within the marine sanctuary, 17 lang divers per day ang ina-allowed. Okay. Within or inside the marine sanctuary. But doon sa outside, 10 divers per day. Ito yung result ng research. Okay? Yung sa snorkeling naman, both sa outside and sa inside marine sanctuary, there will be 12 lang divers per day ang i-allowed natin.
So, dito naman sa along the concrete pathways, lighthouse, and the view deck, at saka yung mayroon doong rock point, so, ang pwede lang doon na i-allow natin na divers is 102 per day. Okay. Pero gusto kong i-emphasize na itong mga study na na-mention natin ay medyo matagal-tagal na. So, kailangan nating i-revisit na ulit yung ating. Kasi, tingnan mo, with the advent of climate change, napakabilis. Okay? So, talaga napakabilis ang changes. Especially yung ating mga sea level rise, yung ating coastal erosion, yung intense ng ating rain, and intense ng ating yung typhoon. Napaka-malaking changes ang nangyayari dito, ma'am. So, doon naman sa Balinsasayaw Twin Lakes Natural Park, this study was conducted in 2016. So, mayroon silang iba-ibang activities dito. They have the lake viewing. So, sa lake viewing, 209 visitors per day. Sa boating naman, 476 visitors per day. At saka sa trekking, 315 visitors per day. Okay? So, marami ito, ma'am. Anim lahat ba ibibigay natin? Okay. So, sa Lamanok Island, Mystic Tour and Mangrove Tour, yung ating research was conducted in 2016. Okay? So, doon sa Lamanok Island Mystic Tour, so, mayroon siyang dapat 97 visitors per day lang. Then, doon sa mangrove tour nila, it will be 48 visitors per day. Sa swimming, there will be 13 swimmers per day. And sa snorkeling naman is 19 snorkelings per day. In terms doon sa Rahas Sikatuna, Protected Landscape and Seascape, this is in Magsaysay Park and Logareta Spring. So, mayroon siyang maraming activities na pwede tayo doon. Doon ay makikita natin yung ating kasamahan, yung long-tailed macaque encounter. So, 71 visitors per day. Yung sa mountain viewing, 86 visitors per day. Sa night safari, 45 visitors per day. Sa mountain trekking, 587 visitors per day. And doon sa swimming and picnicking is 166 per day. So actually, dito sa Rakaharaha Sikatuna, when Jonah, our technical staff, conducted a study, mayroong iniba yung computation when it comes to local tourist with that of the foreign tourist. Pero yung binibigay kong figure ngayon ay na-i-average na yung local with that of the local tour, with that of the foreign tourist. So yun yung nakuha natin. So ito lahat yung data natin kasi we are not only focusing our caring capacity for the Central Visayas, but we likewise did carrying capacity in Western Visayas, meaning in Region 6, and we have also done it in Cuatro Islas Region 8. Yung Lake Danau, we have yung sa paddle boating, pero sa paddle, mayroon sila kasing apat na in-identified. So, we have yung tandem. Doon sa tandem, 720 visitors per day. At itong study na ito ay matagal-tagal na rin ito, Rito, 2016 ginawa. So, yung kayak is 628 visitors per day. Yung duck boat, 924 visitors per day. Yung porta, 895 visitors per day. So, aside from that, mayroon silang motorized boating also. So, which could accommodate 580 visitors per day. Yung sa picnicking, 179 visitors per day, and horseback riding, 18 visitors per day. So, yan lahat ang ating nakuhang data when we conducted our research in the different tourist destinations natin. Daghan kayong salamat, Ms. Carmel, and our Center Head, Dr. Alice Lustica. Daghan pa unta kitang angayong paghahisgutan, pero na-limit na kita sa ato ang oras. Tagaan na ito higayon ang ato ang mga speakers, Ms. Amor, sa pagpatimbaya sa ilang closing message. No, let's start off with Sir Ray.
So, magpasalamat kami sa atong tigpasyugda ni atong programa karon nga gitagahan migay kayo to share our information about carrying capacity and vulnerability assessment. So, nga mo lang ikuan siguro nga sa opisina, we have this expertise, no? We could provide technical assistance to our mga end users like the LGUs, no? Pero kung wala lang yung commitment from other agencies or atong mga other stakeholders, murag dili ginato makabot ang atong dream na sustainable development of our ecotourism areas. So we just hope nga we'll work hand in hand, particularly in making, no, these areas to be sustainable. Otherwise, murag ang naitabo sa Boracay, basig maitabo na in other sites. So nga to lang diya siguro nga we should have that initiative, no, and commitment to do our task, particularly sa pag-preserve sa atong environment. At the same time, ma-satisfy sa nato ang mga like atong visitors in terms of their visits to a particular site. At the same time, murag dili sad makapik sa atong host community kay mao ni atong tuyog yun nga we should preserve the culture of our communities. Okay, daghang salamat, sir. Ma'am Alice? Oh, napakaganda itong usapan natin. Pero kulang lang ating oras, no? So, maraming salamat sa inyong lahat sa pagpakinig at saka yung sa ating viewers. So, I hope we were able to give you some basic information on how caring capacity is being undertaken not only in Central Visayas but in other areas as well. What I would like to emphasize more is that we live in one earth. One Mother Earth, and we need to preserve, conserve, and protect the remaining resources that we have for the sustainable for the sustainability of our resources and for the future generations to avail of what we avail right now. So maukad to mga higala ang atong AGIO-PIA 7 forum kauban ang Care Deck sa DNR 7 hinaot nga damo gid kitang nabalaan sa ato ang topic karon. In behalf of the Philippine Information Agency, Region 7, and in partnership with the Associations of Government Information Officers in Central Visayas, kauban si Ms. Amor Saludar, kini Sister Rimei Aliego nagaingon, kalikupan, katawhan, tibuok, kinaiyahan, atong ampingan.